injury. So again, that is 20% of the total calculation ng grades niyo ang criminal law and jurisprudence. Dapat kung magaling ka sa criminal law, magaling ka rin sa lahat, di ba? Lalo na sa tinatawag natin na core ad, pwede mo rin siya magamit sa ibang area. So actually, ang criminal law, hindi mo na siya pwede magamit sa forensic sciences. So of course, iba kasi yung focus nito. More on technicalities naman is more on legalities naman tayo dito. Okay, so this is 20% of the calculation ng grades ninyo class. So of course, ito yung bagong TOS. Okay, so nakikita ba ninyo? Visible ba sa screen ninyo class? Pa-explain, paano muna, patingin. Visible ba yung naka-flash screen ninyo? Visible yes, na. Sir. Okay, visible. Okay, so ito yung bagong TOS class na gagamitin nila sa August 2024 series. Sa time ninyo. But of course, hindi lahat meron na nito. So dapat ano yung mga video na sinesend natin sa Telegram, huwag niyong i-send sa mga kakilala ninyo or ano. Kasi ano yan. So, of course, para confidential muna kasi of course, na-send lang niyan sa atin yung ano nito, yung TOS in advance kasi hindi pa yan nilalabas ng PRC. So of course, ano kayo, maswerte kayo kasi sinusunod na natin yung bagong TOS or Table of Specification. This is ito na yung susunod ka sa August 2024. Nakuha ba ninyo? So dito under the Criminal Law Book 1 nakalagay diyan 3.1. Recall the different characteristics of criminal law. So dapat ma-explain natin yung characteristics of criminal law, yung generality, territoriality, and prospectivity as we go on. And the nature and the elements of a felony, including the concept of dolo and culpa, and of course, the plurality of crimes. So yan, dapat ma-explain natin. 3.2, classify the participation of persons criminally liable, including conspiracy and proposal. So yung mga persons criminally liable, we have the principal, accomplice, and accessory. Dapat ma-explain din natin yan. Then of course, yung conspiracy and proposal. 3.3, determine the stages of commission of a felony. Yung mga stages of commission of a felony class, we have the attempted, frustrated, and consummated stage. Then classification based on gravity and graduated scale of penalties. So dapat ma-encounter niya yan. 3.4 na naman, apply the different circumstances affecting the criminal liability. Yun yung GMAA. Then identify the various mode of extension of criminal liability in given scenario. Yung mga, ano natin, yung the SAPMA. So, di ba? Kung tinignan ninyo ang book 1 natin na TOS, ang dali lang ng mga, ang dali lang ng tinatawag natin na mga, ano, mga lalabas, di ba? So, kapag susundin talaga nila yung TOS na to, ang dali lang sagutin ang book 1 or ang criminal law. Nakuha ba ninyo? So ito lang yung dapat natin i-explain under the criminal law and jurisprudence. Okay, nasundan ba? Nasundan, class? Nandyan pa ba kayo? Or no? Narinig ba ninyo? Audible naman? Okay na, okay na. Okay, so yan yung mga dapat natin i-explain, class. Yan talaga yung ano natin. Yes, sir. Okay. Alas sure talaga ito, excited na. Ay. Ngayon niyo lang nalaman yung bagong ano, yung TOS. Ito yung bago class. Ito yung ilalabas nila sa August 2024. Kaya kapag halimbawa na topic or na napagdaanan niyo to lahat ng nabanggit dito, wala ka ng problema, 'di ba? So ibig sabihin, ready ka na alam mong lalabas sila diyan. So kaya kapag hindi diyan lumabas or halimbawa in case na hindi lumabas doon or wala dyan sa TOS ang ilalabas nila sa August 2024, of course, kailangan mong pasobrahan. Ibig sabihin na yung nakalagay lang dito ang dapat nating alamin kasi masyadong maliit naman. But of course, ang importante, i-explain muna natin kung ano yung nakalagay dito. Nakuha ba? Okay. So daanan mo na lahat. Okay. So ganun ang kailangan doon. Okay. So para mas maganda, di ba? But of course, we will focus more on kung ano yung nakalagay sa TOS dito. Kaya,
yung lahat na ano natin, discussion natin, dapat ulit-ulitin nyo yan, aralin yung mabuti. At kung alam mo yung pinaka-basic, wala ka ng problema doon. Limitless, tama. Kung hindi lang ibig sabihin niya yung nakalagay lang dyan sa TOS ang dapat mong aralin, dapat aralin mo lahat as much as possible, di ba? Kung susundin lang TOS, okay. Kung hindi na susundin ng sa TOS, of course, meron ka pa rin bala. Makakasagot ka pa rin, di ba? Case to case yan eh. Case to case basis. So, hindi naman talaga na ano, aralin, read everything and know everything. But, of course, mag-focus tayo sa TOS. Then, after that, pasusobrahan natin, di ba? Halimbawa, ganito ka taas or ganito ka taas yung requirements ng board exam. Dapat, ang basahin mo or ang taasan mo pa ang preparation mo, ganito kataas. Okay, mas mataas pa dyan. So, hindi lang tayo mag-focus dito on the TOS. So, kailangan na natin sobrahan or yung mga hindi natin na ino dito. Okay, so ito class, ang TOS natin under the CLJ 1. Okay, so Criminal Law Book 1. So, yan. Okay na ba? So, proceed tayo dito. Okay, so pakibasa muna si Carmina Madron. Ay, si Sir Robin. Okay, Sir Robin, pakibasa muna ng question. Okay, so para maano lang, para maano lang yung utak ninyo. So, tingnan natin ko yung answering skills ninyo. Sige. Shadow okay. Yes, sir. Basahin ko na, sir. On the way home from work, Rika lost her necklace to a snatcher. A week later, she saw what looked like her necklace on display in a jewelry store in Raon, believing that the necklace on display was the same necklace snatched from her the week before. She surreptitiously took the necklace without the knowledge and consent of the store owner. Later, the loss of the necklace was discovered and Rika was shown on the CCTV camera of the store as the culprit. Accordingly, Rika was charged with theft of the necklace. Rika raised the defense that she could not be guilty as charged because she was the owner of the necklace and that the element of intent to gain was lacking. What should be the verdict if the necklace is proven to be owned by Rika? Okay. So actually, hindi ito siya connected class sa book 1. So it is connected actually sa book 2. So gusto ko lang exercise yung utak ninyo. Titingnan natin, di ba? Kasi interconnected naman lahat ng subject sa criminal law. Dapat magaling ka sa book 1, magaling ka rin sa book 2 hanggang sa procedure. So dito tayo. Basahin ko ulit ang question. On the way home from work, Rika lost her necklace to a snatcher. A week later, she saw that what looked like her necklace on display in a jewelry store in Raon, believing that the necklace on display was the same necklace snatched from her the week before. She surreptitiously took the necklace without the knowledge and consent of the store owner. Later, the loss of the necklace was discovered, and Rika was shown on the CCTV camera of the store as the culprit. Accordingly, Rika was charged with theft of the necklace. Rika raised the defense that she could not be guilty as charged because she was the owner of the necklace and that the element of intent to gain was lacking. What should be the verdict if the necklace is proven to be owned by Rika? Okay, sa tingin nyo class, ano, what will be our verdict kapag napatunayan na siya talaga yung namamayari nung yung nakadisplay na jewelry or na necklace doon sa jewelry store in Raon? Ano yung magiging verdict niya? Kapag tama ah, yung defense niya na sa kanya na hindi siya dapat kasuhan ng crime na theft. Okay, actually that is a 2018 bar question. Tingnan natin yung answering skills ninyo. Okay, so what is your answer?
Okay, may sagot kayo? Wala? Wala talaga? Sa tingin nilang, ano lang, yung parang guess lang. Walang idea? No idea talaga? How about others? Ano yung posible class? Ano yung posibleng crime or tanatawag natin na mangyayari sa kaso na to? Acquitted, okay. So how about others? Ano yung magiging ano class? Ano yung sa tingin niyo, ano yung mangyayari dito? Dismissed. Okay, so ito class. Okay, so of course class, una dyan, Rica would be liable for the crime of impossible crime. Okay, so that is an impossible crime of theft. Again, that is would be an impossible crime of theft. So again, Rica would be liable for the impossible crime. Second, under the revised penal code, criminal liability is incurred by any person performing an act which would be an offense against person or property. So that is impossible crime. Were it not for the inherent impossibility of its accomplishment or an account of the employments of inadequate, ibig sabihin hindi sapat, and of course, ineffectual, ibig sabihin class, yung ineffectual naman, iba yung naging resulta sa intended result. So dito sa crime class or sa taas na yan, Rica would be liable for impossible crime because she took the necklace from the jewelry store, which would have been simple theft. Okay, simple theft sana yon. If it were not for the inherent impossibility of its accomplishment, because she actually owned the said necklace. Okay, so yan class. Tandaan nyo class, ang crime na impossible crime that is only intended sa crimes against person and the crimes against property. So that is impossible crime. So ang impossible crime is not a crime. Pag tinanong sa board exam, is impossible crime a crime? Ang sagot doon is no. Impossible crime is not a crime. Ang pinapunish na lang doon or pinapunish ng government or ng state is the criminal propensity or the criminal tendency o sabihin yung danger na dala niya sa community. So yan yung tinatawag natin class na impossible crime. Again, is impossible crime a crime? Of course, hindi class. Impossible crime is not a crime. It is only a manner of committing a crime. Pinapunish lang siya ng government or ng state. Kasi nga, there is a danger or there is a danger na paparating or there is a danger class na dala niya sa community. That's why impossible crime ang tawag natin to. Nakuha ba? Nasundan rin nyo? Nasundan ba? Nasundan? Okay, but of course, we will explain more. Yes, sir. That yung impossible crime. So again, ang impossible crime ang nangyari doon, class. Okay, dito naman tayo. I-ano na lang natin yan, ha? I-skip muna natin kasi ano pa ka, parang hindi pa kayo ready. Okay, sige, sige. Ano na lang natin? Sagutan na lang natin kasi sige, sino nga magbabasa? Si Sir Robin, pakibasa muna. Police officer John ran after Randy who had just killed Willie in John's presence. John fired at Randy in an attempt to stop him in his tracks. In response, Randy fired back at John, hitting him. John was seriously wounded but survived due to timely medical assistance. Randy was then charged with frustrated homicide. During the trial, Randy claimed self-defense. Is Randy's claim of self-defense tenable? Explain briefly. Okay, so ayan, tingnan natin naman, pag-uusapan naman natin ang self-defense. So sinabi niya, police officer John ran after Randy who just killed Willie in John's presence. John fired at Randy in an attempt to stop him in his tracks. In response, Randy fired back at John, hitting him.
Chen was seriously wounded, but survived due to timely medical assistance. Randy was then charged with frustrated homicide. During the trial, Randy claimed self-defense. Is Randy's claim of self-defense tenable or correct? Explain briefly. Okay, so tama ba na it is a self-defense yung ginawa ni Randy? Although pinatay ni Randy si Willie in Jen's presence, so tapos paputukan siya ngayon ni police officer Jen, tapos inunahan niya na kaya nakasurvive or natamaan yung police officer. Then nakasurvive because of the timely medical assistance. Mm-hmm. Okay, what is your answer? Okay, no. Okay. How about others? Sana ba sila? Bakit walang sumasagot na iba? Aberasyo ictus, mistake and a blow. Okay, so i-explain natin to. Okay, dito tayo. Okay, so of course, no. Randy's claim of self-defense is attainable. Ibig sabihin, hindi tama. Under the revised penal code, the following are the elements of a self-defense. Dapat una, there must be an unlawful aggression. Again, pag sinabi natin self-defense class, that is self-preservation. Ibig sabihin, karapatan mo na ipagtanggol ang iyong sarili. Bakit pinapayagan ng state or ng government ang self-defense? Kasi nga, hindi naman 24/7 maproprotektahan niya or maproprotektahan ng state or ng government ang mga tao niya or yung tayo, di ba? That's why pinapayagan ng self-defense. Unang class, ang elements ng self-defense, of course, meron tayong tinatawag na umbrella. Okay? Of course, na pagdaanan niyo na yan sa akin or nakikita niyo yan sa mga ano natin, umbrella. Okay, so of course, mahirap ang sulat dito, no? Okay, so dapat merong umbrella class. So ano ba yung umbrella in a self-defense? Okay, so ang umbrella, ibig sabihin yung un, dapat there must be an unlawful aggression. Nagsistart sa UN. There must be an unlawful aggression. Pag sinabi natin unlawful aggression, ibig sabihin nun, may paparating na attack or may paparating na violence. Okay, ang violence or ang attack na yon is nanggagaling hindi sa iyo, of course sa third party or sa ibang tao. So again, una, there must be an unlawful aggression. Ibig sabihin, there is an attack or there is an attack or violence na paparating. Then yung RE, that stands for reasonable necessity. Okay, reasonable necessity class, ibig sabihin, it is a human nature kapag may paparating na attack, na may paparating na attack, of course, kailangan mo rin unahan or kailangan mo i-suppress or kailangan mo itigil yung attack na yan. Kaya nga, it is necessity or it is necessary or kinakailangan or it is justifiable, it is reasonable na i-end mo or i-stop mo yung tinatawag natin guys na, okay, na attack. Kasi nga, it is, there is a reasonable necessity. Then, of course, of the means employed to prevent or repel it. Then, third, of course, dapat, tandaan nyo, yung la. Ibig sabihin yung la, there is a lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Again, there is a lack of sufficient provocation. Dapat, hindi manggagaling sa iyo ang attack. Okay? So, dapat sa ibang tao. Okay? So, hindi dapat ikaw yung nag-initiate rather. Okay? Lack of sufficient provocation. Hindi ikaw yung nag-initiate ng attack. So, yan yung tinatawag natin na lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Okay, unahin natin, yan yung tinatawag natin na umbrella. Yes, Robin?
May question Question, ka? sir. Yes? Biglang na ano lang, sir, medyo nagpapapang sa isip ko. Yung Ano? sa may ano, sir, 'di ba, yung lack of vision provocation. Paano, sir, kung ano, kung because ano, o tawag dito, yung unjust vixation, sir. Paano kung na-commit niya merong crime, na-commit niya yung crime because of unjust vixation, sir. Matatawag ba 'yun na pwede ba mo consider yun, sir, na ano, self-defense? Anong unjust fixation? Parang yung di makatarong ang pangiinis, sir. Yung parang sinasagad niya yung ano mo, yung pasensya mo, sir. Hindi. Ano yan? Kapag unjust fixation kasi is a crime yun. Kapag ganun, yung mga iniinis ka, of course, ikaw yung nag-provoke. Walang self-defense doon kapag ikaw yung nag-initiate, ikaw yung nagsimula. So walang self-defense na, so dapat alam yon. Kasi nga, third na element ng self-defense, ibig sabihin, dapat lack of sufficient provocation. Dapat hindi manggaling sa iyo ang ano, ang yes? Ano yun? Ano sir, hindi po, ano, halimbawa, sir, ako, sir, kaya ako na-commit yung crime because, ano, kasi, parang, kumbaga, iniinis niya ako, sir, masyado niya akong ano, pinoprovoke, sir. Tapos. Parang, alam mo, sir, yung Tapos. yun, because of that, sir, na-commit, parang, kumbaga, hindi ko napigilan yung sarili ko. Tapos, yun, na-commit ako ng, na-commit, nagawa ko yung, ano, nakagawa ko ng crime. Tapos. Matatawag ba yun, sir, ng self-defense? Kapag ganun, kapag iniinis ka niya, kapag of course, kapag siya yung nanginis sa'yo, tapos napatay mo, but of course, dapat ano ha, hindi yung nag-start ng violence. Kapag ganun kasi na nainis ka lang kasi ano yun, nasa stress ka na, tapos pinatay mo siya, there is no self-defense doon. Walang self-defense na. Kasi dapat sundin mo lang yung tatlong ano, tatlong elements. Huwag ka ma-confuse doon sa tatlong self-defense. Dapat, okay, kasi da, di ba, may ano tayo, may tinitingnan tayo. Dapat there is a lack of sufficient provocation. Hindi manggagaling sa iyong attack. Halimbawa, atakihin ka na niya or papatayin ka niya. Tapos, alam nga naman, titingnan mo lang. Tapos, nung kita mo nung papatayin ka niya, okay, sabi mo na, sige, magsuntukan tayo. Nung sinuntukan niya, tapos pinatay mo siya. Okay? Nung sinuntukan na nung ano, nung tinatawag natin na you provoke a person na mag-away kayo. Tapos nung sinuntukan niya, kasi sabi mo magsuntukan, tapos ano mo, kumbaga nag-response ka, pinatay mo siya. Kasi nga sabi mo self-defense. Hindi pwedeng self-defense yun. Kasi nga ikaw yung nag-initiate. Kapag yung sabi mo na ano, tawag nito na nainis ka lang kasi nga hindi ka na komportable, of course hindi yon matatawag na self defense, di ba? Kasi ano yon, magiging mitigating na lang yon, mababawasan yung ano mo, yung punishment ng ka. Yes? Ano, sir, yung panginis niya, sir, yung ano na, sir, yung at the edge na, sir, na yung talagang nasa ano ka na, yung alam mo, sir, yung maximum tolerance na. Parang nandun ka na sa part na parang di mo na mapigilan talaga dahil labis na yung ano niya, yung di makatarong ang panginis. Wala pa rin yon kapag ano yon, kapag ganun na naiinis ka lang tapos hindi naman siya nag-initiate na papatayin ka o ano or danger, wala kang magagawa. Papasuhan ka pa rin no ng homicide or murder kapag napatay mo siya. Basta sundin mo lang yung tatlong elements ng self. Okay. Problema doon. Kapag ganun, wala yon kahit anong gagawin mo. At imposible yung lalabas sa board exam class pa na mga ganun na sitwasyon. Basta alam mo lang yung elements ng self-defense na una, dapat there must be an unlawful aggression, ibig sabihin. Dapat manggagaling sa iyo. Hindi manggagaling sa iyo yung aggression or yung violence or attack. Dapat manggaling siya sa ibang tao. Dapat yan yung unlawful aggression. Tapos kapag may attack or there is a violence na paparating, of course, it is necessary or it is reasonable na isuppress mo. Then, ang third na pinaka-importante dyan, dapat there is a lack of sufficient provocation on your part na nag-claim ng self-defense. Kapag nanggaling sa'yo, ikaw yung nag-provoke sa kanya or ikaw yung nag-initiate sa kanya na papatayin. Halimbawa, sasaksakin mo siya.
Tapos, tinawag natin na pagkita mo na sasaksakin ka niya, inunahan mo na, binaril mo na siya. Okay, so nung nabaril mo na siya, sabi mo na tinatawag natin na sabi mo na self-defense, hindi yon siya papasok last kapag kulang ang elements. Dapat sa self-defense kasi tatlo kompleto. There must be an unlawful aggression, reasonable necessity, and lack of sufficient provocation. Dapat kompleto ah. Kapag kulang, kahit kulang yung isa dyan class, that is not a self-defense. Halimbawa, ikaw yung nag-initiate. Or wala namang violence na paparating. So, ano mangyari? Sir, kung below the belt yung mga sinasabi niya, wala pa rin ba yung self-defense? Walang self-defense class kapag below the belt. Of course, kakasuhan mo, di ba? Ibang usapan na yon. Kasi nga, dapat there is unlawful aggression. Ibig sabihin, may paparating na attack. Okay? May paparating na violence. Kapag below the belt lang, wala namang ganun. Di ba? Okay, so kakasuhan mo na lang ng iba. Pwedeng adjust vexation or pwedeng kasuhan mo ng ibang crime under the revised. Dapat kasi kompleto yung elements. Okay, kasuhan mo ng libel. Kapag, of course, ang libel, ibang usapan naman yon. Meron kasi na tayong cyber libel and so on. Okay, so nasano pa lang tayo sa criminal law. So, ayan. So, dapat kompleto ha. Kahit sabihin natin na below the belt na yung sinasabi niya, tapos pinatay mo siya. Okay? So kahit ano naman class, kapag wala namang paparating na attack or ano, hindi mo yan makiklaim na self-defense. Kasi kompleto ang self-defense kasi ha. Kapag ganun, na hindi ka makapag-claim ng self-defense, of course, that is mitigating circumstance. Okay? So dapat pigilan mo yung sarili ninyo. Okay? So ang unjust vexation is different from lack of sufficient provocation. Ang unjust vexation class is a crime. Kumbaga, it is because of, halimbawa, magkaiba yan sila, huwag nyo i-connect ang unjust vexation sa sufficient provocation. Ang provocation, ibig sabihin, ikaw yung nag-initiate. Ang unjust vexation, crime yan, na pwede mo ikaso kapag, halimbawa, naiinis ka na or it caused you discomfort yung ginagawa ng isang tao. So that is unjust vexation. Hindi mo pwedeng i-connect doon sa sufficient provocation. Magkaibang ano yan, magkaibang terms. Ang unjust vexation is a crime while ang sufficient provocation is an element ng self-defense. Clear na ba? Clear? Baka maraming kayo na naiisip sa utak ninyo tapos iba-iba. Huwag niyo i-connect ha, kasi yan talaga yung kakabagsak niyo class kapag masyado kayong nag-overthink sa lalo na sa criminal law. Yung pinag-question ninyo ang question, medyo mahirap yan. Dapat kung ano yung question, yun na lang. Kung ano yung elements, yun na. Okay? May question pa ba? Basta ang focus ninyo kapag self-defense, unrela lang. Again, unrela, magkaiba naman yung unjust vexation sa tinatawag natin na self-defense. Okay? Unlawful aggression, reasonable necessity, and lack of sufficient provocation. Dapat make sure na yung pinoprotektahan mo yung sarili mo, hindi rin ang gagaling or hindi rin ikaw yung nag-initiate ng crime. Okay? Kaya magkaroon tayo ng self-defense. Nakuha na ba? Nakuha na? Yes, sir. Kasi nahihirapan kayo kasi or nagkakamali kayo dyan kasi nga pinapa-complicate ninyo ang elements or pinapa-complicate ninyo ang terms. Ano lang, kung focus lang kayo sa element or concept niya, kasi hindi kayo mawawala doon. Basta elements and concept, yun lang. Kasi kapag marami kang, sabihin mo na siya yung nag-initiate or below the belt and so on, wala yun. Kapag ganon, hindi pa rin papasok yun sa self-defense. Basta yung sa Andrella, yung Andrella na ano natin. Doon na kayo mag-focus, guys. Dapat, study the law as is. Kung ano yung sinabi niya, yun na yun. Okay? So dito, the claim of self-defense is unattainable. Ibig sabihin, because it was Randy who killed Willie in John's presence, thus the aggression by John was not unlawful since he was just fulfilling his duty as a police officer in apprehending Randy for killing Willie. Okay? So, of course, it is a... it is a natural reaction. Okay? Kapag yung ginawa ni tinatawag natin si ni police officer.
So walang self-defense doon na nangyari, ah. Okay, so walang self-defense doon. Kahit sinabi niya na i-assault siya ngayon ng police officer. Kasi nga, he is just fulfilling his duty as a police officer. Okay, may question dito sa tanong na to? May question ba kayo? May question kayo Wala ba? na po, sir. Okay. So, ayan. Okay lang yan kasi wala pa namang, hindi nyo pa kasi na nadidiscuss or hindi nyo pa naiintindihan mabuti what is self-defense or what is impossible crime. Kasi nga, meron tayong ano agad, meron talagang question. Okay. So, sige tayo. Okay. So, of course, pakilagay, ipakinumber ninyo 1 to 5. Unscramble the words. Okay, what is number 1, number 2, number 3, number 4, and 5. Pakitype lang sa comment section class. Then, i-explain natin yan one by one as we go on. Okay, so ayan, jurisdiction, venue. Civil law. Bakit may panel law? Civil. Civil code. Penal law. Nagkamali ang type. Okay, how about others? Dapat mag-participate rin na. Okay, so how about others? Okay, so of course, number one, that is jurisdiction. Okay, number one, that is jurisdiction. Number two, venue. Number three, jurisprudence. Number four, civil code. Number five, penal law. Okay, very good. So majority or lahat ninyo nakakuha ng tamang sagot. Okay, dito naman tayo. Okay, dito naman, what is that? I-explain natin yan one by one class. Kasi ano lang yan, parang test, memory test. Okay, number yan, number ano naman. Jump to the latest. Number your paper or number your ano 1 to 5. Sige, 5 minutes. Ang init. Sorry. Okay, number one, negligence. Sabi ni Morados. Okay, how about number two? Okay, bakit naging neural ang number three? Ano yung number three? Neural ba yon? May term ba na neural sa criminal law? Ayan. Okay lang yan, magkamali kasi hindi nyo pa na-encounter siguro. Temperament, number 5. Bakit naging temperament? Bakit naging temperament class ang number 5? Entrapment, okay. Ano yung number 3 na yan? Ano yung number 3? Masyado mainit. Ano yung sagot nyo sa number 3? Okay. Nakuha ni Tons. That is, bakit unreal? That is Unrella, di ba? Na ano na natin kanina, na-define na natin. That is Unrella. Okay, so that is the ano.
the acronym for self-defense. Okay, so of course, number one, that is negligence. Okay, saan nyo kinuha yung mga neural na yun or negligence? Ay, man, ano yun? Unreal? Meron bang unreal na term sa criminal law? Okay. So again, una, we have the negligence. Number two, imprudence. Number three, unrela. Of course, four, instigation. Number five is entrapment. Okay, so yan. Okay, so dito tayo, klase, explain ko muna yung mga terms na yon. Babalikan natin para mas ma-encounter ano ninyo. Halimbawa, of course, wala akong tinitingnan. So, this is one way to sharpen your memory. So, dapat sharpening your memory ha, is very important. So, pag sinabi natin jurisdiction, pag na-encounter nyo yung word na juris, it means law. Okay, again, pag sinabi natin jurisdiction, it means law. Ang diksyon naman, ibig sabihin nun, I speak. Okay, I speak class. So meaning, ang jurisdiction class is I speak of law. So that is the literal definition class of jurisdiction. I speak of law. Okay? So that's why ang jurisdiction, kapag tinanong sa board exam, what is the literal definition? Ang sagot doon is I speak of law. But of course, pag tinanong niya yung legal definition niya, it is the power and authority of the court to hear, try, and decide cases. Again, ulitin natin, pag sinabi natin jurisdiction, literally, I speak of law, pag legal definition hinahanap, that is the power and authority of the court to hear, try, and decide cases. That is what we call jurisdiction. Nakuha ba? So, of course, class, sino ba yung may tanatawag natin na jurisdiction? Ibig sabihin, may karapatan ba mag-trial and hearing ng kaso yung korte na yan? Halimbawa, kapag homicide or pag sinabi natin murder case, kaninong jurisdiction yan? Kaninong korte ang may jurisdiction over the crime of murder? Sino? Of course, the RTC, tama? The RTC. So, ibig sabihin, very important ang jurisdiction class kasi kapag lack of jurisdiction or yung korte na nagtatrial and hearing ng kaso na yan, wala siyang karapatan or wala siyang tinatawag natin na power and authority, of course, madi-dismiss ngayon ang kaso. So, halimbawa, sa murder case, of course, sa RTC. So, yan yung tinatawag natin na jurisdiction. Tama? Nakuha? Pag sinabi naman nating venue, okay, ang tanda nyo lang sa venue, it is the geographical division or yung GD na tinatawag natin. It is the geographical division or it is the place where the trial and hearing should took place. Again, pag sinabi nating venue, it is the geographical division class. It is the place or it is the situs where the trial and hearing should took place. Yan yung tinatawag natin na venue. Again, pag sinabi nating venue, it is the place or it is the geographical division or it is the place or the situs where the trial and hearing should took place. Yan yung tinatawag natin na venue. Nasundarin nyo. So, paano natin ma-determine ngayon ang venue? Okay? Again, paano natin ma-determine ngayon ang venue ng crime? Paano? Okay, again, paano natin ma-determine ang venue ng crime class? Yes, Robin? Paano? Ano, sir? Kung saan po na yung pinangyarihan ng ano sir ng crime, doon din po dapat within that area or within that provincial or ano sir i-hear or itatrial po yung ano sir yung case. Good. Yun po sir. Okay, thank you. So tama yung class. Pag sinabi natin venue, paano natin ngayon madedetermine ang venue? Kung saan where the trial and hearing should took place, kung saan, where the crime happened, or where the crime occurred last, doon mangyayari, or doon natin i-determine ngayon ang venue. Okay, so doon rin mangyayari class ang trial and hearing. Halimbawa, nangyari ang murder case in Batangas City. So, yun yung tinatawag natin na sino may jurisdiction over the case. Of course, murder nangyari sa Batangas City. Ang may jurisdiction over the case is the RTC. So, saan ngayon, sir, ang venue? Kung saan gaganapin ang trial and hearing?
Of course, sa Batangas City rin. Of course, sa ang branch yan, sa ang municipality yan ng RTC branch, branch 105 or some kung ano yung branch diyon. Yan yung ma-determine natin ang venue. So nakuha ninyo class ang jurisdiction, that is the power and authority of the court to hear, try, and decide cases. Pag sinabi naman nating venue, it talks about the geographical division. It talks about the place, the situs where the trial and hearing should took place. Nasundan ba ninyo? So yun yung kaibahan nila class. Paano natin ma-identify ngayon or paano natin malalaman ang venue ng trial and hearing? Where the trial and hearing should took place, of course, where the crime happened or where the crime took place, guys. Doon natin malalaman ngayon ang venue ng trial and hearing. Nasundan ba? Nakuha? Nakuha yes, niyo class? Okay, sige. Next. Pag sinabi naman nating jurisprudence, magkaiba rin yan sa tinatawag natin na jurisdiction. Ang juris, of course, alam naman natin that is law, tama? Then pag sinabi naman nating prudence, ibig sabihin that is wise judgment. Kaya nagkaroon tayo pag sinabi nating jurisprudence, that is the wise judgment of law. So, kaya that's why we have the different jurisprudence class na meron tayo. Okay, that is used to interpret the law. Of course, that is there. That is the guide of the judges to interpret the law, that is jurisprudence, wise judgment of law. Pag sinabi naman nating civil code, okay? Pag sinabi nating civil code class, that is the counterpart ng criminal the revised penal code na meron tayo. Sa civil code, of course, doon yung mga damages, yung mga damages sa mga marriages and so on. So that is the civil code. But of course, ang ano niyo class, ang board exam niyo, naka-focus yan sa criminal code or the revised penal code, hindi naman sa civil code. Okay? So kasi mostly doon naman talaga naka-focus lang sa criminal law or sa criminal code or the revised penal code or the RPC. Then pag sinabi nating penal law, okay? So penal in nature, iba. Pag sinabi nating penal law class, that is it talks about any law that provides punishments or penalty, tinatawag natin yan na penal law. Again, pag sinabi nating penal law, any law that provides penalty or punishment, tinatawag natin yan na penal law. So, yan yung tinatawag natin na penal law clause. Tandaan niyo, ang penal law, example niyan is the revised penal code. Of course, ang revised penal code, nagbibigay rin siya ng punishment, okay, to the particular crime. Ang special law, meron rin siyang penalty or punishment na binibigay. So that's why pwede rin siyang tawagin or ma-label rin siya as a penal law. Ang city or municipal ordinance, pwede rin nating matawag yan na penal law kasi nga it provides a penalty or punishment. Okay, yan yung tinatawag natin na penal law class. Nakuha ba? Nakuha ba? Nasundan ninyo? Yes, sir. Okay, so yan. Okay, so I hope na ninyo. Don't forget, may explain na natin ito ulit doon. Okay, but of course, ulitin nyo mamaya ang discussion natin. Okay, dito tayo. So, explain natin to before tayo mag-end of 4 p.m. para bukas, diretso na tayo. Or matapos natin actually bukas ang book 1. Okay, so dito tayo. So, pag sinabi nating negligence and imprudence, considered ba ito sila na crime class? Yung is imprudence and negligence considered crimes? Again, considered ba ang negligence and imprudence as crimes? Okay. Of course, class, ang negligence and imprudence class, hindi yan sila considered class as crime. Okay? Kailan sila magiging crime? Okay, ang negligence and imprudence alone class is not considered crime. They are only a manner of committing a crime. Magiging crime lang yan sila kapag hinalo na natin sila sa regular crimes. Halimbawa, reckless imprudence resulting to homicide, reckless negligence resulting to the damage of property, that's the time magiging crime sila. Nakuha ba? Again, ang negligence and imprudence, they are not actually considered crimes. They are only a manner of committing a crime. So, ibig sabihin, preparation lang yan, class.
kailan sila matatawag, sir, na crime? Kapag hinalo na natin or kinumbay na natin siya sa mga regular crimes na meron tayo. Nakuha ba? Nakuha ba ninyo? Yes, Ngayon? sir. Okay, so yan. Ngayon yung nalaman yon. So dapat, alam nyo yun ha, is imprudence and negligence crime, hindi yan sila crime class. Magiging crime lang yan sila kapag pinaghalo na natin sila sa mga regular crimes na meron tayo. Specifically, matatagpuan natin yung mga regular crimes sa book 2 class. Okay? So yan. So para mas mabilis ninyong meron tayong acronym na ginagamit dito. Of course, alam niyo yan kung nanonood kayo sa akin, di ba? Okay, so we have the INDIPLOP. Okay, so INDIPLOP. Okay. So yan. Then of course, IDALOS. Okay, we have the IDALOS na meron tayo. Okay, ano yung IDALOS and ENDIPLOP? Okay, so para mas mabilis ninyong maunawaan yan. So ENDIPLOP, so meaning negligence is deficiency of perception, DP, or minsan tinatawag natin na lack of foresight. While ang IDALOS naman, imprudence, deficiency of action, or lack of skill. Ulitin natin para mas mabilis na yan. Kapag tinanong sa board exam, it is the deficiency of perception. Ang sagot doon, negligence class. Ang negligence, tinatawag rin natin yan minsan na lack of foresight. Ang imprudence naman, deficiency of action, tinatawag rin natin minsan yan as the lack of skills. Nakuha ba? Nasundan ba? Yes, sir. Okay, yes, so sir. Yun. Huwag nyo kalimutan ang ENDIPLOP ni Dalos, ha? Then of course, ang elements ng self-defense dapat kompleto, dapat unrela. There must be an unlawful aggression. Hindi unreal, ha? Hindi neural. Their reasonable necessity, and of course, the lack of provocation on the part of the person defending himself. That is unrela. Nakuha ba? Then, of course, we have the instigation and entrapment. I-explain muna natin to class before tayo mag-end. Then, bukas, we will continue with our discussion sa following yung nasa TOS natin. So, pag sinabi nating instigation class, this is the illegal one. Ang entrapment naman, that is the legal. Sorry. In the instigation, it is considered as illegal kasi nga that is the process of capturing innocent person. Ibig sabihin, innocent yung tao na yan. Wala siyang ginawang crime. But of course, you induce a person or you induce a person to commit a crime. Halimbawa, sanabihan mo na hindi naman siya gumagamit ng droga. Ang example kasi class ng instigation is cell bust. Selbas, ibig sabihin, yung hindi gumagamit ng droga or wala talagang ano sa droga, binentahan mo siya. Then after nan, kapag ayaw niya bilhin, binagbantahan mo, papatayin mo yung pamilya niya, ganito, ganyan. Then no choice siya, kinuha niya. Nung pagkakuha niya, inaresto mo siya. There is a form of instigation class that is illegal, that is not allowed under the law. Okay? Yes, Robin? Sir, kasi sir, ano sir eh, may, syempre eh, aware naman din po ang lahat sa, ano eh, yung may nangyari din kasi sir na ano eh, di ba? Sa PNP, alam ko sir, merong ano eh, merong quota na tinatawag. So kung halimbawa ba sir, ang isang police officer, naghulog sir, o halimbawa, naglagay sa isang jacket ng isang, ano, ng isang civilian, tapos ayun nga sir, para lang alam mo yun sir, sa ano, sa quota sir, instigation yun sir, instigation din yun sir. Ano yun, kapag instigation, kapag hinulugan niya, opo. Of course, hindi yun instigation, there is planting of evidence naman yun. Ibang usapan naman yun class kapag ganon, kapag halimbawa hinulugan niya ng droga yung damit or yung jacket and so on, that is planting of evidence, ha? That is punishable by reclusion perpetua to death. Ang instigation, ibig sabihin, you induce a person to commit a crime. Tapos kahit hindi niya naman gusto. Innocent person, ha, ang instigation, ibig sabihin, halimbawa, then after niya, hindi ayaw niyang bumili, yung sinabi ko kanina, then after that, nung hindi siya bumili, pinilit mo siya, you induce, ha, tapos that's the time hinuli mo. So that is instigation, that is illegal. Yung example mo na paglagay sa
sa mga sa damit or sa jacket, that is a planting of evidence class. Planting of evidence, iba ano yun? Sa 1906, instigation kasi parang generic term niya. That is illegal. Okay, so then ang entrapment naman, that is the legal one. Okay, so kasi dito sa entrapment class, tinawag siya na legal kasi nga, alam nyo na, that is a the means and ways entrapping and capturing lawbreakers. Ibig sabihin class, may ginagawa na na criminality yung offender dito. Okay, dito sa entrapment. So ibig sabihin, naghihintay na lang ng tinatawag natin na tiempo yung mga law enforcement officer natin class na para hulihin sila. So of course, yung utusan ka na bibili ng shabu tapos huhulihin ka after, tama ba sir? Ibang usapan na ninyo. Ang entrapment ganito. Ibig sabihin, alam na na user ka or pusher, yung natanatawag natin ng shabu. Then after that, hahanap nang tinatawag natin ng tiempo ang mga law enforcement. Halimbawa, PDEA and PNP, magkakaroon sila ng tinatawag natin na by-bust operation. Kasi ang by-bust operation class is a form of entrapment. Alam niya na gumagawa sa instigation pala yan, yung by-bust. Ang by-bust, dito yan sa entrapment. Kalma lang kayo, kaya ngayon na-explain ko. Okay, para hindi kayo, huwag kayong maguluhan. So again, pag sinabi natin entrapment, ang pinaka-example ng entrapment class is the by-bust operation. Okay, ibig sabihin, ang by-bust operation class, alam mo na pusher siya o nabibenta, tapos bibili ka doon ngayon, tapos nung nakabayaran na, huhulihin ninyo. So that is an entrapment. That is the means and ways of trapping lawbreakers. Ibig sabihin, may ginagawa na siyang krimen or criminality, so huhulihin mo na lang siya sa akto. Is that legal? Of course, that is legal class. Kasi nga, from the definition itself ng entrapment, that is the ways and means of capturing lawbreakers. So yan yung tanatawag natin class na entrapment. Ang instigation, that is the illegal one, or that is the illegal means of capturing or inducing or you induce a person of committing a crime. So that is illegal one. So that is instigation class. So entrapment. May question kanina si ano dito. Sino yun? Si Morado sa instigation. Basta ang tandaan nyo lang class, kapag sa instigation, ang pina-example dyan is cell bust. Sa entrapment naman is by bust. Pero palaging lumalabas sa board exam is yung entrapment. Palaging yung ano, it is the legal means of capturing lawbreakers. Or it is actually the, minsan, ang question niya doon, it is the legal means of capturing criminal. Okay, kasi nga, of course, class, hindi naman ibig sabihin na criminal ang tawag, may verdict. Dalawa kasi in criminological sense and in the legal sense. Iba-iba ang tawag doon. Kaya tinawag siya ng criminal kasi nga, meron na siyang ginagawang criminality or ginagawa na siyang crime at the first time. Okay? So, yun yung instigation and entrapment. May question pa kayo? May question kayo dito sa instigation and entrapment? Baka hindi kayo makatulog mamaya. Meron? Si ano? Si Morados? Naan siya. Nana, okay na ba? Okay, si Sir Lemuel, nandito Sir Lemuel. Wala na sir. Okay, ganun ka sa, ulitin natin, ang negligence, that is deficiency of perception or lack of foresight, imprudence naman, deficiency of action or lack of skill. So, i-master lang ninyo class. Sir, ang instigation pasok po ba sa absolutory cause? Ang absolutory cause, i-explain na natin yan bukas, di ba? Ang instigation class is... Ang absolutory cause kasi is ano lang yan, parang continued or tuloy-tuloy. Okay, tuloy-tuloy class. Ibig sabihin, kapag sinaksak kita, namatay ka, that is the absolute cause ng pagkamatay mo, yung pagsaksak ko sa'yo. Diba? Dalawa yan. We have the absolutory causes and intervening cause. So mamaya, bukas, i-ano natin, i-explain natin class. Then ang unrela, pag sinabi natin unrela una, there must be an unlawful aggression. Ibig sabihin class, manggagaling ang violence or attack sa third person, hindi nanggaling sa'yo. Okay, kapag may violence or may attack na paparating, papasok yung reasonable necessity. Ibig sabihin, it is justifiable, it is reasonable na isuppress
or stop mo yung attack na paparating. That is reasonable. And yung la is a lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Ibig sabihin, hindi ikaw yung nag-initiate or hindi ikaw yung nagsimula ng crime na yan. That is unrelated. Tandaan yung klase na self-defense. Dapat kompleto ah. There must be an unlawful aggression, a lack of sufficient provocation yung la, then reasonable necessity yung re, unrela. Ang instigation, that is illegal, entrapment, that is the legal one. Okay, nakuha ba? Nasundan ninyo class? Nasundan? Yes, sir. Okay, so yun ah. So dapat, ano ninyo, sundan nyo, balikan lang nyo lang yung ano natin, yung discussion natin. So actually, yung may recorded ako nito, may recorded ako diyan na ano no, nandoon din sa isang Telegram natin, may recorded ako doon.